Okay, ito na naman tayo mga karanatics. Medyo may maingay lang ng konti kasi naglalaro yung isa. Nandito po tayo sa part 5 ng Great Run Online Private Server for Beginner. Ang gagawin naman po natin ngayon ay paano mag bago o mag-edit ng mga item na nabibili sa NPC na babaguhin natin yung price or yung value niya o basta kung ano yung pwede natin baguhin. Unang-una, bago tayo mag-edit, lagi nyong puntahan muna yung ating server. Ayan. Yung data, then Glogic server. Yung Glogic na to, ang gagawin natin is kakopy muna natin, backup natin. Maglagay tayo ng backup para in case na nagkamali tayo, nandun pa rin yung ginawa natin. Glogic backup. Ayan, paste natin dito. Paste. Yan yung backup natin para in case na magkamali tayo, meron tayong ibabalik. Ang una natin gagawin, titignan muna natin yung laman ng NPC. Kung ano yung, magkano ba yung benta o ano ba yung mga attack o meridian ba. Dito muna tayo sa emulator. Lagi ito muna gagawin natin kahit wala muna nakaran sa server natin. Ito muna. Tan lang natin. Bago click yung emulator A, click yung play GM or yung character. Kahit GM okay lang yun. May lalabas siya automatic yung plus 00 dot cassette. As a brawler to yung ano na to Open lang natin. Hintayin lang natin medyo matagal siyang mag-open. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga sa aking mga video tungkol sa Run Online. Marami pa tayong gagawin pag mga may bakal tayong oras o araw, gagawin natin. Ito na yung part 5. Ito mas maganda kasi ito yung pwede niyang baguhin yung mga value ng mga gamit nyo kahit ano dyan. Pwede niyang baguhin. Ayan na, nag-loading na yung emulator. Ayan, medyo expand natin para malaki-laki siya. Tingnan natin yung laman sa NPC. Ito, so armor muna tayo. Armor muna. Uncheck nyo lang yan para makita nyo yung laman. Ayan. Kung makikita nyo dito tayo sa fire muna to, fire tayo, fire mask. Yan yung hahanapin natin mamaya. Defense siya 50, attack 60, avoid rate 60, hit rate plus 60, defense plus 60, HP plus 800. Yung HP recovery rate, babaguhin natin yan. Gagawin natin 10%. Okay, close na muna ulit natin po. Kung maaari sana, huwag kayong mag-skip sa mga video ko para makuha nyo. Kahit medyo mahaba, okay lang, tiis lang. Dahil sa kakatuto nyo naman ito eh. Ngayon, pangalawang bubuksan natin ay yung data. Glogic. Itong glogic.rcc, open with natin. Open with. Sa akin naka-winrar na kasi inayos ko na yung kanina. Ang gagawin natin na sa mga bago pa lang, more apps. Bago, huwag nyo siyang i-always. Look for an other app on PC. On this PC. Yan yung una nyo lalabas sa inyo kasi hindi pa naka-open with winrar eh. Click nyo lang yung winrar. Then yung winrar. Yan. Yan, magiging ganyan siya. Type nyo lang yung IT. Yan yung item.isp. Idadrag natin sa folder ng Glogic. Yan, replace lang natin. Ang gagawin, huwag nyo isasara itong winrar kasi babalik natin siya mamaya kapag tapos mag-edit. Then back tayo. Back. Punta tayo sa run crit kasi naka-encrypt pa yan. Ide-decrypt natin. Open. Hanapin nyo lang kung nasaan siya. Dapat nasa Glogic siya folder. Bago. Ito item.isp. Kung baga kung mga mali yung gawa, mali yung pinasukan, lagi yung lalagay yung GSM run.
IP server, bago data, Glogic folder. Yung click natin yung item.isp. Then save. Pupunta uli siya. Sakto pupunta na yan dyan. Yan, click uli natin. Yes lang natin. Tapos, i-decrypt lang natin. Click yung decrypt. Ngayon, huwag nyo rin po i-close yung encryption RCC kasi babalik natin siya sa encrypt mamaya. Ngayon, decrypt na natin. Ang gagawin naman natin is i-open na natin yung edit item. Kasi kapag naka-encrypt siya, hindi natin mailulog yan. Ayan. Unang gagawin natin dito sa item edit is load item.isp. Pupunta siya po sa dyan yan. Click na natin itong item.isp. Wait lang natin. Medyo matagal din yan. Forward ko na para mabilis. Yan. Nakita niya yung root node. May plus na siya. Expand lang natin. Ngayon, yung hahanapin nyo dito, malilito kayo sa napakarami niyan. Balik tayo sa folder ng server. Punta tayo sa GMC version 5.0. Double click natin yan. Kasi ito, naka-decrypt na itong item str table. Yan yung i-open natin. Back ulit tayo back. Open naman natin yung edit text file. Run natin. Panoorin nyo maigi, medyo nakakalito pero sundan nyo lang maigi yung sinasabi ko. Tapos balik tayo dun sa GMC. I-drag natin yan. Ayan. Ang gagawin natin ay diin nyo lang yung control F. Yung control din yung control sa keyboard bago click nyo yung F. Ayan. Ang kanina yung inano natin ay yung fire hat. Yung ang babaguhin natin ay yung region. Atin ko yung mga fire. Type next lang natin mga fire. Hindi yan yung fire na yun eh. Marami ang fire. Kailangan nasa unahan yung fire eh. Tiyaga lang kayo sa paghahanap pero alam po na yung number yun para makita nyo lang kung paano ano yung fire na hinaharap natin na sa NPC. Alam ko 2-auto siya eh, kaya napakalaki pa niya. Nagbawala ka pa yun, yung 2-auto yan to, mga fire na sona. Ano natin yung mass, yan yung ano natin nakalagay is 202039. Yan yung hahanapin natin. Punta tayo sa dito. Na, yan yung nalood na natin. Makikita nyo ito. 202. Scroll down lang natin. Hanapin natin yung 202. Muna sa 202. Eto. Makikita nyo siya is hot. Ayan, 202. Expand natin yung 202. Yung 039 naman. Bali 39 lang yan. 202039. Eto siya. 202.39. Click na rito. Right click lang natin. Then, item parent edit. Ito yung nilagay kong price. May gitsang bilyon yung price niya. Pag binenta nyo siya is kulang-kulang may gitsang milyon pag binenta. Pwede kayo magbago ng mga price dyan. Yun yung kasi gusto ko ilagay. Gold base kasi yung gusto ko. Then next lang tayo next. Ito naman yung mga value niya. Ito yan yung mga add physical strength 800 yan 60 critical rate 30. Pwede kayong magdagdag diyan. Attack add yan. Ito yung babaguhin natin yung HP recovery rate of change. 0.05 siya. Gagawin natin 0.1 or 0.10. 0.10, pag sinave natin magiging 0.1 na yan. Ngayon is okay lang natin. Yan lang muna papalitan natin, papakita ko na nagbago siya. Okay.
Then save natin to save item.isf. Click uli natin itong item.isf. Save. Yes natin. Replace natin. Pag na-replace natin, tanggalin na natin to para hindi siya magulo. Yan. Bago ito na yung encryption RCC, ang gagawin natin dyan is encrypt natin kasi papasok natin siya uli sa glogic.rcc. Encrypt natin. Yan. Encrypt na natin. X na natin. X na muna natin lahat yan. Lahat yan. And ito yung ano. Ito yung huwag nyo tatanggalin ito kasi papasok natin siya. Yan. Lagay uli natin sa data. Glogic. Hanapin natin. Ito yun. Item.isf. Naka-encrypt na yun ngayon. Papasok uli natin siya dito. Okay lang natin. Pwede na natin siyang i-close pagkatapos. So, yung kakalimutan yung backup pa, yung binakup natin kanina. Ayan yung Glogic backup. So, balik ulit tayo sa emulator. Tingnan natin kung nagbago na. Emulator. Ayan. Run uli natin. Lagi nyo kuklose lang kada mag-ano kayo. Spam na natin agad para malaki na siya. GM. Dito ulit tayo sa class 00.carset. Medyo matagal uli siya. Post ko lang. Medyo matagal yan mga karanatics. Ayan, inirecord na ulit. Ngayon na pinost ko. Medyo matagal ka lang magbuka. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Hit the bell button para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Sa susunod nga pala, ang gagawin ko naman yung part 6 ay yung paano magpalit sa NPC ng mga item or magdagdag pag magbebenta kayo naman yung gagawin natin para kung anong gusto nyong ilagay doon kahit saan NPC. Mag-sample lang ako sa NPC sa school. Pakishare na rin sa mga kaibigan nyo para makatulong din kayo sa akin sa pagbablog ko. Ayan, ngayon siya nagloading. Talagang medyo matagal. Huwag lang tatandaan nyo po, huwag kayo mag-skip kahit anong video na ginagawang tutorial. Huwag kayo mag-skip na talon-talon kayo. Kaya maraming nagme-message na ge-error sila kasi tumatalon kayo eh. Tiyaga, magtiyaga kayo kasi ganyan din ako nung una, nung year pa yon, tagal na. 1 month pa kami nung kapartner ko, nung bago kami gumagawa niyan. Walang tulugan minsan. Ngayon, napakasimple na gawin. May mga tutorial, Tagalog pa. Noon, walang tutorial na ganyan. Mano-mano kami nagtatanong sa group namin noon. Nasa mga nagpapa setup naman, napakamura na yung binibigay ko. Pag nagbigay ako ng murang setup sa inyo, tanggapin nyo na agad. Huwag na kayo magreklamo kasi mababa na, may file na bago may setup, mababang price pa. Kasi magpa-practice lang muna kayo dyan. Pag marunong mo kayo, di kayo naman yung kikita. Sa akin naman, hindi naman parang kita yun eh. Basta sideline lang niya. O para makatulong din. Bawi lang sa puya. Kaya tulad niya na dapat maaga akong matulog. Ayan. Umabas na. Pasensya na. Naglalag yung laptop ko talaga. Kanya nga namatay eh. Ayan. Titignan na natin yung laman ng ano NPC. Kung naging 10%. Naging 10% na nga siya. Sa armor tayo. Uncheck natin to. Ito yung fire mass. Ayun na oh. Basta kung titignan yung HP recovery rate is 10% na. So that parang ano lang binago lang natin kanina. Yung 0.05 gawin yung 0.05 gawin yung 0.10 o 0.01 magiging ganyan na yung resulta nyo. Pwede nyo baguhin nyo, pwede yung defense, dagdagan nyo, pagkailan nyo 100, nasa inyo yan. Nandun lang lahat, sundan nyo yung pinakaunang ginawa ko. Sana, masundan nyo na itong video na talagang ginandahan ko para makuha nyo. At muli, salamat. Hintayin nyo yung part 6 ng aking video, yung papalitan natin yung laman ng NPC. Halimbawa, ito, may mga vacante tayo, pwede natin lagyan nyo. Kung mga bakante niya, pwede natin lagyan yung mga bakante na yan. Or pwede kayo magtanggal yung mga parang basura, pwede nyo tanggalin yan.
Hello mga Karanatics, magandang gabi sa inyong lahat.